Ladies and gentlemen, people of Montego Bacoor, Cavite, Philippines, this is it. This is your main event of the evening. TKO strikes as official. Ringside and ABC Sports present your main event of the evening. 12 rounds of boxing for the vacant WBO Intercontinental Minimumweight Championship. This bout is sanctioned by the World Boxing Organization. Supervising the bout at ringside is Mr. Leon Panoncillo, the WBO Asia Pacific Vice President. Ladies and gentlemen, Leon Panoncillo. If the fight goes the distance, we're going to the scorecards of our judges. And they are Antonio Comia, Virgilio Garcia, and Rudy Perez. The man in charge of this bout, international referee Bruce McTavish. And it's time to win our fighters for this evening. First, the fighter to my right, fighting out of the blue corner, he's wearing the white trunks with the blue trim. He weighed in at 104 pounds. His ring record, 14 wins, 8 losses in 1 draw, with 23 of his wins coming by way of knockout. He's ranked number 8 by the WBO Asia Pacific region. Fighting out of Chiang Mai, Thailand, ladies and gentlemen, please welcome Samransak Singmanassak. His opponent across the ring, fighting out of the red corner and wearing the red trunks. He weighed in at the minimum weight level of 105 pounds. His record, 23 wins, 12 defeats with 3 draws. He's ranked number 8 in the world by the World Boxing Organization. Fighting out of the enormous stable, ladies and gentlemen, please welcome Benjie Sorolla. Kaibigan, ito po ang ating hinihintay na laban, Benjie Sorolla versus Samransak Singmanassak of Thailand. Pinamati po namin ng isang maaksyong pananood, mga kaibigan, mula po dito sa Castillo Coliseum, Molino, Bacoor City. Nagbabalik po ang Ginebra San Miguel's ringside at international na bakbakan po ito. Molino, kasama po si Benjie Santiago, ang nasa loob na naman si Benjie Sorolla. At ito pong si Samransak Singmanassak para po sa WBO Intercontinental Championship. Kasi nakita natin, ano, tail of the tape, ano, halos talagang parehong-pareho lang. The reach, the height, almost the same para rito sa ating dalawang boksingero. Si Tokayo, syempre, nung pumapasok ito rito, talagang hiyawan yung mga tao rito. This is like Philippines versus Thailand para dito sa labanan na ito. Sa pula, sa puti, Benjie Sorolla po, mga kaibigan, 23 wins, 12 losses, 3 draw. 5 knockouts, samantalang si Singmanassak, 40 wins, 8 losses, 1 draw, 23 knockouts. Gaya nga sinasabi ko kanina, Hawaiano pa, in Hawaii pa, itong trainer, itong si Samransak Singmanassak. Pero tignan nga natin, ha, yung mga Hawaii, it's not the trainer, but it's the fighter. Yan ang pinapanood ng mga tao. Minimum weight po ito, mga kaibigan, 105 pounds, but 12 rounds of boxing po ito. Para po sa bakanting WBO Intercontinental Championship. Ito po si Benjie Sorolla po, ranked number 8 sa WBO minimum weight. At ito naman po si Singmanassak. Ay number 8 din po. Doon po naman sa Asia Pacific Division ng WBO. Well, feel out route, oh. Ganun ang nakikita. Pero yung nakikita ko, yung mga mata nito si Benjie Sorolla, mga kailinage business, kung pwede nyo tapusin na mas maaga to. Kung bukuha lamang siya ng tempo. Ang problema kasi nito na-scout ba nilang mabuti itong kalaban si Samransak Singmanassak, di ba? Ano ba estilo nito? So dito, binubulong sa ni referee Bruce McTavish, kanyang balita, deadly itong boxer na ito na si Singmanassak. Siguro kung tumatan siya pa rin lamang, ito si Benjie Sorolla, ganun din ang ginagawa nitong si Samransak, ano? Bruce McTavish nga, napanggit mo ang ating third man of the ring, international referee Bruce McTavish. Nasa round 1 pa lamang tayo, scheduled 12 rounder. Alam mo, bihirang pumupunta dito, dumadayo ang mga thighs, no, dito sa ating bansa. Oh, ito, tumawa ng very
Philippine fighter ito po si Singmanassak. One thing, maasahan niya sa mga Pilipino pa, sa kakaintindi ng boxing yung mga fans dito. Oh, naman. And they can appreciate, they can appreciate a good hit, a good duck, ika nga. Nakukuha pang umitin. Ito si Samransak, ano, pagkatapos magkaroon ng connection, ito si Benjie Sorolla. Parang sinasabi niya, okay, okay. That was a good shot. Hintayin mo naman yung good shot na gagawin ko mamaya-maya. Nakarespetado talaga yung mga Pilipino ng mga boksingero. Talagang pagka pinakakausap ka sa Thailand, talagang Philippines, boxing, very good. Yes. Aminado. Alright, natapos po. Ang ating personal mga kaibigan. A very appreciative crowd on hand para po dito sa laban na ito. Para po sa bakanting WBO Intercontinental Championship. Sa pagkita po ni Benjie Sorolla at Samransak Singmanassak ng Thailand. 12 rounds of boxing. Anong masasabi mo sa feel out round na yun, partner? Alam mo, ito ka, kumbaga, kumukuha rin ng energy. Ito si Benjie Sorolla, siyempre, sa kanyang mga kababayan rito, pero ayaw niya mag-take ng risk. Tinitingnan niya, dinidiscapean niya mabuti. Anong classic fighter? Itong si Samransak Singmanassak. Ito ba yung nagpapainit din? Muna, bago talagang lumaban ang gusto, kung ba maging agresibo o ito bang counter punch ba ito sa labanan na ito, dapat pa si Benji ang maging agresibo rito. Mga ganong klase. Kaya nga, nagkaroon tayo ng feel out round. Yes. Guilty yan. Magkakaroon na rin ng observation yung kanila mga corner man. Tsaka kung paano didiscount it. Yabong, well, 23 years old. Ito pong si Samransak Singmanassak. 24 years old naman. Ito po si Benjie Sorolla. Oh, yung kaliwa ni Sorolla rin. Napatras si Samransak. Atawan nyo na, bago ulo. Wala dito kay Benjie Sorolla. Pero parang wala nangyari. Hindi pa kay Samransak. Tinignan lamang niya yun. Pero ito, ito yung mga jabs, ha? Mga may lakas. Dating ng mga jabs nito si Sorolla. Dapat talaga, ganun muna ang gawin niya rito. Mm-hmm. Stinging jabs from Sorolla. Right left, straight to the face of Samransak Singmanassak. And what a connection by Benjie Sorolla to win the WBO Intercontinental Championship, mga kaibigan. Samransak Singmanassak, pero talaga hindi niya kaya. Left and right combination ang umabot sa kanya ron. Wasn't ready for it. Eh, nakikman niya. Suntok ng Pinoy. And really, hindi na siya bumaman. And Benjie Sorolla, he just took the first step to greatness doon sa kanyang second round knockout. Dito kay Samransak Singmanassak, mga kaibigan, na definitely this life fighter, eh hindi mo po siya ganito. Ang huling lamang po niya, he won by a knockout dyan po sa Shanghai, Thailand. Ito lamang pong July 28. So talaga pong, ika nga po, patak na patak po itong fighter na to. Nagulat lamang siya sa binitawang kombinasyon. Itong si Benjie Sorolla, and he fell flat on his back. Alam mo yun, dating nga ng mga tao, tahimik na tahimik. Tingnan ko ba sa atin, ang bilis ng combination ni Sorolla. Ito si Samransak. Wala na nagawa ro, lumatag, hindi na nakabangon. Pinipilit niyang bumangon, pero talaga umiikot ang mundo niya doon sa suntok na inabot. Ladies and gentlemen, we have the official time. At 1 minute and 1 second of the second round, referee Bruce Fetish reaches the count of 10. And so we have a winner by a knockout and the new WBO Intercontinental Minimumweight Champion, Benjie Sorolla. Benjie Sorolla, ladies and gentlemen. Dito po ngayon, PCSL Director Strike Revilla, Cap Commissioner Angel Bautista, and Ms. Hilda Dangan to present the belt and trophy together with Leon Panancilio, the WBO Asia Pacific Vice President. Once again, your brand new WBO Intercontinental Minimumweight Champion, Benjie Sorolla.
Kaya po mga kaibigan, so ito po si Benjie Sorolla, masayang masaya sa kanyang malaking panalo. Laban po dito kay Samransak Singmanassak. At umaapaw talaga ang ligaya dito kay para dito kay Benjie Sorolla. Itong karir nito ay, I would say, parang, you know, may pagka-roller coaster lang itong mga nakaraang buwan para kay Benjie Sorolla. But this time, totally narigin niya kagad, ano, yung stature, no, bilang world champion dito. As you take a look, yung uppercut, tayo, ano, classic, classic na kombinasyon yun. Right upper, left cross. Iyan ang ginawa niya rito kay Samransak Singmanassak. Lasap na lasap, lapong yung kombinasyon na yun na ginawa ni Benjie Sorolla at hindi na makabangon. Pinipilit man niya, pero siguro mas safe pa talaga sa kanya na stay na lang siya doon sa canvas. Huwag niya nang pilitin. At yan ang tuwa-tuwa, kababayan natin si Benjie Sorolla, ang kanyang pagkakampiyon dito sa labanan na ito. Abbreviated fight scheduled for 12, round 1 pa lamang. Na-decision na lang. Ayaw po mga kaibigan. So, dyan lang po kayo mga kaibigan. Wala pong bibitaw. At kikilalanin pa natin ang husto para po sa inyong kapakanan. Ating bagong kampiyon na si Benjie Sorolla. Well, lagi po namin sinasabi mga kaibigan sa inyo po, ng mga nanonood din sa inyong mga tahanan, kapag po nanonood kayo ng boxing, walang kukurap, ika nga lalong-lalo na po. Kapag kampiyonato na pinag-uusapan, tulad po nitong ating katatapos mo naman po na laban, maaga po tinuldukan ni Benjie Sorolla, kababayan po natin ang laban na to upang mapanalunan po ang vacant WBO Intercontinental Championship at pinabagsak po niya ito pong si Saranak, si Siramansak ng Thailand. Oo, ibang klase nakita natin, ano? Basta yung si Tokayo, nakita natin ang first round, parang feel out round lamang, pero sa ngingiti-ngiti pa yung Thai. Nung tamahan niya na solid, pero ng round 2, nawala na yung ngiti, nawala na rin sa eksena. Etong pinabagsak ni Benjie Sorolla, kaya siguro, Benjie, tatanungin lang muna kita, ano? Ito ba, na-scout niyo ba ito? Meron ba kayong alam tungkol dito sa nakalaban mo? Hindi po, wala po eh. Kasi walang tip kami na nakuha, walang nahiram. Kaya medyo na... Kaya na gano'n na lang, minsan sa taas lang ng ring, nakita na namin siya rin na ano, kung anong style yan. Kaya pinag-aralan ko muna nung first round. Balikan natin dito, partner, ano? Itong mga huling sandali ng laban na ito. Ayan po si Benjie Sorolla. Habang ito, i-annotate mo nga ito, Benjie, na mapakaramdam mo nangyayari na yan. Kaya kombinasyon ako eh. Back. Oh, ayun. Classic na classic yun, mga kaibigan. Nakita mo naman, ha? Yung setup ng upper, tapos biglang kumulenta yung kaliwa, yung left hook mo. Ayun, at yun, bumagsak na itong si Samransak. So, ayan, mga kaibigan. So, nakita po ninyo, akala pa natin, alam mo, hindi ka pa kakagad nakatakbo sa neutral corner. Nagalit sa'yo si Referee Bruce McDavish eh. Nabuwasan, humigil sa nang bilang dahil hindi ka, wala ka sa neutral corner. Glulugdag ka na. O, oh, ayan po. So, yan, medyo yan, natakbo ka na. Sobrang saya na, ha? Sigurado ka na nun, bagsak na. Ang gandang tao eh. Pero nakita ko kanina, habang nakaharap ka doon sa TIE Fighter, talagang salabong yung kilay mo eh. Talagang seryosong-seryoso ka eh. Talaga ina-expect mo ba dapat bubagsak siya? Opo, kasi medyo nasama yung mga labang ko nung una eh. Kasi alam na yung... Kaya medyo sabi ko, kailangan magandang panalo ko. Yun, medyo salamat na ko sa Panginoon na nigyan niya ko ng lakas. Nakuha ko ng second round. Benji, tanong ko lang dito kay katokayo mo na si Benji. No? Alam mo, sinabi mo na nga, parang di maganda yung nangyayari sa karir mo nitong mga nakaraang buwan. Ano? Ito talaga mo, pinagandaan mo to. At ngayon ba ano mang pakiramdam mo dito? Patalagang patiretso ka na pataas after po this fight? Opo. Talagang ano yung gano'n talaga po to. Kay last chance mo na lang po to eh. Kaya medyo inanuha ko na lang. Kaya wala na ang choice. Matanda na ako eh. Hello, para naman kay Director Strike Revilla. Sir, itong alam niyo yung Pilipino, madalas kasi dumadayo yan sa Thailand eh. Yeah. At karaniwan, ika nga, pag lumalaban sila, naman ay sub story ang nagiging balita sa atin dito. Alam naman natin doon, yung ibang klase doon sa Thailand, pag lumaba ka doon, kailangan in-knockout mo yung kalaban mo talaga. At hindi naman, pero dito sa pagkakataong ito, ito magiging trend, sa nakikita nyo ba, magiging trend ito. Marami pa tayong imbitahan ng mga Thai fighters, kung hindi naman galing sa Thailand, para pumunta dito upang labanan yung mga Filipino champions. Tingin ko ito pagkakataon natin eh, no? Lalo lang titimo si Benjie, na napakita niya kung gaano kalakas ang Pilipino. At tingin ko naman eh, siyempre kung mayroon man
hindi eh. Paliwanag. Kita natin na talagang kayang-kaya natin sila. Tingin ko eh, ito eh, I'm very proud of Benjie, no? At kaya-kaya pa nito yun. Maraming pang, medyo imiidad na daw siya. Pero meron pa itong pag-asa. Pauli mo, man. Maakit yung kung ano man na puntahan ng ating ibang mga fighters. Siguro nga, mapapansin lang natin dito kung sinasabi mo, tumatanda ka lang. Ay, hindi naman katapusan yun. Nagsisimula ka pa nga lang eh. Ito ngayon ang tanong, ano ang susunod? Ano ang plano para kay Benjie Sorolla? Plano na lang ng boss ko. Kung anong nanon niya sa akin. Basta ako mag... Talaga ngayon sa iyo, ako na lang mabuti. Meron bang nakikita yung boss mo na susunod na kalaban para sa'yo? Wala pa po pinag-iisipan pa nila eh. Kung sinong masunod na laban. Alam mo kanina pagigil-nagigil din si Benjie Sorolla dito, batiin kung sino mga gusto nang pasalamatan dito. Ay, binaba, sige na. Wala po na po pasalamat ako sa Panginoon. Malawa sa bumunang ABC 5, tsaka kapatid ko, Kuya Willie, tsaka si Kuya Rimming. Tsaka yung nag-sponsor sa akin, si Oscar Pina, tsaka si Nataso, Matsumoto. Tsaka sa Inordi family na rin po, tsaka sa mga fans ko. Maraming salamat sa suporta na sa akin. Oh, so, kung makalimutan yung Philippines sa Review Safe Stakes Office, PCS. Sa PCS, so, sana po mga kaibigan, naibigan po rin nyo. Itong aming paghahandog na ito. Again, meron po tayong bagong kampiyon dito sa WBO, Inter-Continental Championship, sa katauhan naman po ni Benjie Sorolla. At ito, in behalf of ABC 5 at ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Oh, may dagdag ka pa. Pasalamat po kay Sir. Kung di sa kanya, hindi na ako makabalik dito rin. Agarol, alright. So, yun po. Alasahan po natin. Siguro, Sir, baka yung susunod na laban na, kaya mas magpadala pa tayo na mas mabigat pa dito. Okay. Alright, so yun lang, well, mga kaibigan, sana po, naibigan ninyo. Ito ang aming paghahandog, manatili po nakatutok dito po sa Hineva San Miguel's ringside pagkat gilawan po mga boksingero ng mga Pilipino. Ang Pilipino sa Pilipino nakikita nyo dito, this time, Pilipino po pinatumba ang isang Thai upang manalo ng isang international championship. Salamat po sa inyo lahat, mga kaibigan.